Siyang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. Ngayon po ay 15 na po ng July, July 15, 2023. No? Kalahati na po ang buwan ng July, no? Sunod ay August na, so sunod bear month na siya. So maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay, salamat sa pagkikinig. Ngayon ay dito na po tayo sa Psalm mga awit 18. Tayo ngayon ay sa 34 to 35. No? So, aki pong babasahin. Sinasanay niya ako sa pakipagdigma upang mabanat ko ang pinakamatigas na panat. Iniingatan mo ako at iniligtas sa iyong pagkalinga. Ako ngayon tanyag sa iyong pagtulong. Ako'y naging matatag. Purihin ako ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Pahin, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Pahin, maraming salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. So dito po mga kaibigan, dahil sa panahon ni Haring David, ito talaga ito totoo na labanan, no? Kasi maraming isang kalaban. Subalit sa panahon natin ngayon, pwede po natin ito mahambing sa ating mga pagsubok sa buhay. Ang sabi po, sinasanay niya ako sa pagkipagdigma upang mabanat ko ang pinakamatigas na pana, no? So naalala ko ang isang ibon, no? O kaya isang agila, no? So yung agila, 'di ba, mangitog po siya, gumagawa siya ng pugad, no? So nauna lagay na ng matinik-tinik, tapos yung sunod medyo malambot, tapos pinakamalambot. Tapos yan, pag halimbawa na inakay na yung kanyang sisiw, dinadahan-dahan niya, kinukuha yung pinakamalambot, tapos sunod ay malambot, tapos sunod na iwan na tinik na hindi natitira doon yung kanyang inakay. O parang ganun din po tayo makibigan na tayo, no? Kasi ang instruction po sa atin pag may pagsubok sa buhay, kahit ano ay dapat nating pasalamatan. Dahil yan ay ating gagawin na pasalamatan natin ayon kay Santiago. Sa English ay James, no? So yan, no? Kung halimbawa may mga pagsubok po tayo sa buhay, ating pasalamatan at tanggapin natin ang buong puso at alam naman natin na tutulungan tayo ng ating Panginoon na sabi dito, no? So, ang sabi dito, sinasanay niya ako sa pagdigma upang mabanat ko ang pinakamatigas na panat. So, sinasanay tayo ng ating Panginoon upang tayo ay magiging matatag, upang tayo magiging mature, no? So, pag nasanay na tayo, no, kahit anong klase, no, na madagok sa ating buhay, mapagsubok sa ating buhay, so, simple tanggapin natin na may pagpapasalamat at buong puso, tulad lang ng pandemic na dumaan po sa atin, no? Na hindi tayo makalabas ng bahay. Dito lang po tayo sa ating bahay. So kaya sabi ng dati nating presidente doon na ikutin mo ang bahay nyo, baka mayroon ka pang hindi nakita sa iyong bahay. So ibig sabihin nakafocus ka doon sa bahay. So ibig sabihin magplano, magpuri sa Diyos, magpasalamat at sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. So yan, no? So tayo ay mga survivors na, no? Tayo ay mga veterano na. No? So, ibig sabihin na sinanay na tayo. So, kaya tayo ay magiging matatag. No? Tapos sa sunod na versikulo dito. Iningatan mo ako at iniligtas. No? So, iningatan tayo ni Lord sa panahon ng pandemic at iniligtas tayo at sa lahat ng mapagsubok sa ating buhay. No? So, baliwala na yun dahil iningatan niya tayo eh. Iningatan mo ako at iniligtas sa iyong pagkalinga, ako ngayon tanyag. So, ibig sabihin na kung mayroon tayong mga pagsubok na darating sa ating buhay, tayo na ngayon ay hindi na nasa stress, hindi na tayo nagulimihanan, hindi na tayo natatakot, dahil alam natin na ang Diyos ay panig sa atin. Alam natin na tutulungan tayo ng ating Panginoon. So, pag may pagsubok, masanay na tayo, maging resilient na tayo, ang ating gagawin ay manalangin at magpasalamat at sabihin sa ating Panginoon kung ano man ang dapat nating sabihin upang bigyan tayo ng lakas, upang gabayan tayo na ating malampasan ang mga pagsubok na yan.
So yan mga kaibigan, no? Ano po, sa iyong pagtulong ako'y naging matatag, no? So naging matatag tayo, no? Dahil sa tulong ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang awa at habag, naging matatag tayo mga kaibigan. So yan ang pinaka-the best nating gagawin mga kaibigan. Yan po ang ating pinakamagandang gagawin, na kung may pagsubok sa buhay, anuman ang dating, pasalamatan po natin, tanggapin ang buong puso, at kung may pagsubok man, huwag tayong malungkot, huwag tayong ma-stress, huwag tayong magulimehanan, kundi sa magitan ng daing pasasalamat at panalangin, isaysay natin sa ating Panginoon, sabihin natin sa ating Panginoon ang mga dapat nating sabihin sa Kanya. Kaya makaibigan, ito ang aking babasahin ulit, makaibigan, sa 35, so dito, no? Yan, so 34 to 35. Sinanay niya ako sa pagkagigma upang mabanat ko ang pinakamatigas na pana. Ingatan mo ako at iligtas sa iyong pagkalinga, ako ngayon tanyag. Sa iyong pagtulong ako'y naging tanyag, no? So naging tanyag tayo mga kaibigan, o resilient na po tayo sa mga pagsubok dahil iningatan tayo ng ating Panginoon. Kaya napagaganda mga kaibigan, pag tayo ay sa ating Panginoon. So aking uulitin sa muli, sinasanay niya ako sa pakikipagdigma upang mabanat ko ang pinakamatigas na pana. Iningatan mo ako at iniligtas sa iyong pagkalinga, ako ngayon tanyag. Sa iyong pagtulong ako'y naging matatag. Tayo na po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po na ikaw Panginoon ay ginagabayan mo po kami. Salamat o Lord na kami ay iyong sinasanay sa mga pagsubog. At Lord, upang anuman pagsubog na natin sa aming buhay, kami Panginoon ay maging matatag dahil sa iyong awa at habag. Salamat Lord sa pag-ingat mo sa amin. Salamat po sa pagliligtas mo sa amin. Salamat sa iyong pagkalinga. At Lord, salamat sa iyong tulong. At kami ay nagiging matatag dahil sa iyong tulong, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos na ibang isa katakob, dinadayin po namin ito sa matamis na pangalan na iyong anak na si Jesus naming Panginoon tagpagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless us all.